Ang araw mga kabi, for today's video mag-update lang tayo sa mga kalapate natin at loading day na naman ang kalapate natin. So loading day, ibig sabihin magkakarga na naman tayo ng kalapate para sa training. So bali hindi lang training yung sasalihan natin mamaya dahil sasali nga tayo sa karera. So nung nakaraan pala ang sinalihan natin, pan race lang. So ngayon pala yung tunay na grand pooling. Kaya ngayon inihahanda na natin yung kalapate natin. So kakauwi lang natin galing ng work, inihahanda na natin yung kalapate natin para ma-load na nga mamaya dahil abangan na naman bukas ng kalapate. Ayan. So ito yung isa natin na pangkarga. So ito hindi natin isasali to. Bali ang isasali natin yung old bird natin. Ito yung black checkered natin, ayan, no? Si Miss Universe. So bali si Mr. Champ hindi muna natin isasali dahil sa isang club natin isasali yan. So ito lang yung isasali natin. So kapares nga ni Balaling. Ayan si Bochok. So ayan, okay naman. Kahit na naglulugon yung kalapate natin, mukhang okay naman siya. So bali magsusubulan tayo ng vitamins at papakita ko rin sa inyo yun. So susubuan muna natin itong dalawa na to bago nga tayo magpakain. So update din tayo sa mga young bird natin. So ito na nga, medyo malaki na. So bali, ang gagawin ko dito, susubuan ko lang ng vitamins. At pagkatapos nga, bali papakainin ko na rin sila. So pagkabilin-bilin ko pa naman kay Boston Ying, magpapakainin ng mugmog. So pinapakain pa rin pala ng mugmog yung kalapate natin na to, ayan, no? So dapat kasi matigas na yung pinapakain na to. At hindi na dapat yung hindi na dapat yung malambot. Kasi isasama ko na nga sila dito. So kasama na nilang kumain to, kailangan matatag na nga silang kumain. Kahit yung mga matitigas na pagkain, dapat nakakain na nila. Kasi mababansot nga sila. Ayan, katulad nito, ayan, no? So medyo nagkabulutong to, nagkabulutong ng isa to sa ilong. So kapag ganito kasi mga kabi, at sinabayin na nga natin sila sa pagkain ng mga magugulang na, ng mga kalapate natin. Ito, katulad nito mga yan. So magulang na to eh. So hindi sila makakain kapag malambot pa rin yung alam nila na kainin. So matatagalan sila, kaya mangyayari dyan, dadami yung may bulutong dyan. Ayan. So ngayon, isa pa lang yung may bulutong. Kapag nga ang nangyari, sinabay na natin sila dun sa ating mga old bird na kalapate o yung mga panglaban natin. At yung mga rumoronda na, yung mga matatag na kumain, hindi na nga sila makakain ng maganda. Kaya ang pagkabilin-bilin ko kay Boston Ying, huwag nga magpapakain ng malambot na. Dahil puro matitigas na ipapakain natin sa kanila para masanay na nga sila. So yun nga, at hindi nga, nakalimutan siguro ni Boston Ying na pakainin ng puro matigas lang. At nagpakain pa rin. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabi, na malambot. So yung pellet na pangkiti, ayan o. So ayokong nagpapakain ng ganito kapag naghiwalay na ako ng mga inakay. So sa una lang to. So siguro first week or first 5 days ng pagkakahiwalay natin. Kung 21 to 25 days yung kalapate nyo, pagka 29 days old na, hindi na tayo magpapakain ng ganito, ng malambot. So magpakain man tayo, unti-unti natin na pinapasok yung mga matitigas na pagkain ng kalapate. At yun na nga yung pinapakain natin. So hindi na tayo nagpapakain ng malambot na patuka. So ayan, so huwag nyo gagayain yan, yung nangyari nga dito sa kalapate natin. So kailangan kapag medyo magulang na, ayan, katulad nyan, makita nyo naman siguro, kompleto na ng pakpak at ng mga balahibo yung kalapate natin. Yung haba na lang, ang kulang. So ibig sabihin, pang hiwalay na nga at pang turo na to. So pang viewing na to. So this week, papaviewing na natin to kay Boston Ying. Ayan, nakita nyo naman, mga quality pa naman to mga kalapate natin na to. Ayan, so hopefully, hindi na nga dumami yung magkakabulutong dito at magkabulutong yung mga kalapate natin. So sayang kasi. So yun nga, bali susubuan na natin ang vitamins, yung dalawa natin na panglaban, dalawa lang naman yung panglaban natin dito. So basic lang yung vitamins na susubo natin dito sa ating panglaban. So para lang mas tumatag sila at saka mapabilis nga yung kahit papano yung makatulong sa pagmamolt nila dahil parehas nga lugon yung panglaban natin. Ayan, no? So yun yung isa. Pati itong kapares na to, yung choco na to, so hindi ko muna to susubuan ng vitamins, baka bukas na. So ito yung kapares kasi nyan. Yung blue bar natin, ito yung pang-motivate natin, yung choco na yan. So, parehas na magandang kalapate kaso naglulugon. Kaya mukhang basaan. Ganyan talaga yung kalapate kapag naglulugon, mga kabi. Normal lang yan na mukhang basaan. So, baka mag-comment yung iba dito na kapapangit daw ng kalapate. So, normal lang yan. Sa susunod pa na, magtuturo ako sa inyo kung paano mag-feathering. Kasi nga, masyadong bata yung mga panglaban natin na to. Masyadong bata sa edad nga nila. Sa south race, kasi pang south natin to, pang summer pa. So yung edad nila para sa summer, saktong sakto lang. So sila, batang bata sila pang south. Dalawa yung singsing na
sinuksok natin sa kanila, south nga, saka summer. So, isusuksok na rin natin, nasuksok na nga natin. Bali, isasali na nga rin natin sila sa south race. So, kaya bali ang mangyayari dyan, mga kabi. Bata nga sila. So, tuturuan ko kayo sa susunod kung paano mag-feathering kapag ganito, kung paano i-discarte, kung paano maihabol kahit na young bird na. Kasi sigurado, itong mga ganitong edad, pagka November, December, nagsisimula na nga maglugunto. So, ibig sabihin, kasagsagan ng training ng South Race, naglulugon sila. So, pagka ganyan kasi mga kabi, malakas nga sa na madaling mahawa yung kalapate sa mga sakit. O madaling magkasakit yung kalapate kapag naglulugon. O kaya ang ginagawa natin, nagbibigay tayo ng supplements saka vitamins sa mga kalapate natin para mapatatag natin o kahit papaano yung malabanan nila yung sakit ng katawan nila. Ayan, dahil kasi masakit yung katawan nito kapag naglulugon o nagpapalit ng balahibo. So yun nga, bibigyan na natin ng vitamins. At papakita ko na sa inyo kung ano yung vitamins na binibigay natin. So yun nga mga kabi, katulad nung nakaraan natin na sinubo sa kalapate natin, ito lang ulit yung bibigay natin. So calcium saka multivitamins. So multivitamins to, tapos ito naman calcium. So parehas natin yan, magkasabay natin na ibibigay. So sa mga nagtatanong sa atin kung paano naman daw ginagamit yung vitamins na to, bali pwede kayong magbigay ng 2 to 3 times a week. So ibig sabihin, dalawa hanggang tatlong beses kayong magbigay na ito, so bali sa isang linggo, so lalagay natin yan. So sa isang linggo, ito ang mabibigay natin sa dalawa natin na kalapate. Ayan. So pwedeng apat lang, tig apat sila. Tapos pwede naman na tig anim. Ayan. So nakita nyo naman siguro, ganyan lang tayo magbigay. So halimbawa, magbibigay kayo ng Lunes, Merkules, Biyernes. So, pwede naman na halimbawa, Lunes, Merkules, tapos Sabado na. So, kapag loading day, o kaya Sunday, pagkadating ng ibon nyo, Sunday, tapos Martes, tapos Friday na ulit. So, ganun yung pagbibigay ng vitamin sa mga kalapate, mga kabi. So, kailangan nasa sistema rin yan. So, tayo, nagbigay nga tayo nung nakaraan ng Sunday. So, ngayon, magbibigay ulit tayo ngayon na Sabado na ngayon. So, bali once a week lang tayo magbibigay. So, pwede nyo ang gawin yan kapag madalas kayo mag-load. So, nung nakaraan nga, mga kabi, yung kalapate natin, yung blue bar natin na yun, dalawang beses na nga na hindi nga natin na isama sa loading. So, ngayon lang natin ulit i-load yung kalapate natin na yun. So, sana makauwi. Tapos, isa naman natin na kalapate, yung black checkered, isang araw nga yung hindi nga natin, nabakante natin sila sa training. So, ibig sabihin, dalawa't isa yung kalapate natin na nabakante sa training. So, ngayon, kailangan natin na bigyan sila kahit papano ng pampalakas at saka hindi rin tayo mag-overdose yung kalapate kasi natin. Kapag madalas tayo magpainom ng vitamins, tapos hindi naman natin itine-training. So, ibig sabihin, magiging toxins lang sa kalapate natin yung mga vitamins o yung excess na vitamins natin na binibigay natin sa kalapate natin. So, sana may matutunan yung mga newbie na nagtatanong sa akin. Hanggang ngayon, marami kasi nagtatanong sa akin sa pagbibigay ng vitamins ng kalapate. So, ganyan lang magbigay ng vitamins sa kalapate. Pag madalas kayo magpalipad at lumalaki pa yung ibon nyo o nagpapatatag pa lang kayo, so, pwede naman ng hanggang tatlong beses kayo nagbibigay ng vitamins na to. So, kung sakali naman na hindi kayo gano'ng nagpapalipad, kahit na once a week lang, o kaya kahit na once every 2 weeks lang. So, kapag yung kalapate nyo, nasa loob lang ng kulungan. So, yun nga, sana may natutunan kayo. Happy flying sa inyo. God bless.